Hi guys! Welcome to my channel! Ito ang routine ko tuwing gabi, no? Nag-aayos ng pera, naglilinis, yan. Tapos, ma-share ko lang, no? Ma-share ko lang sa inyo yung naganap kahapon. Kasi yung kahapon, mga bandang 11 o'clock ng umaga. So, yung anak ko na yung pinagbantay ko kasi talagang antok na ako kasi katatapos ko lang maglabas. So, pagoda ang beauty ko. So, yung anak ko yung pinagbantay ko kahapon. Tapos, netong ako na yung magbabantay, papalitan ko na siya ng mga bandang alas dos. Yun, may naganap. Ano kayo naganap na yun, no? So, habang nagbibilang ako, ito, inaayos ko yung mga bills, yung mga papel na pera. Ikukwentuhan ko lang kayo nangyari kahapon. So, yun na nga. Buti na lang, sinabi sa akin ng anak ko na merong hindi daw nagbayad na customer sa kanya. Worth 35, sabi pa nga niya 35. Mama, merong hindi nagbayad. Sabi niya, sabi ko sino? Sa ganito ganyan. E di, ang ginawa ko agad, syempre, tinanong ko muna siya. And bakit hindi niya agad sinabi? Medyo bandang ano niya na sinabi sa akin eh. Hapon na, maggagabi na niya sa akin sinabi. Kasi nga daw, natatakot daw siya sa akin. Sabi ko naman, tinanong ko siya, kanino ka ba natatakot? Sa akin o dun sa babae? Ako sa kanya. Sa akin daw. Kasi paggagalitan ko daw siya. Sabi ko, paggagalitan ko siya, kung hindi siya, kung hindi niya sinabi, syempre sayang yun, di ba? Kita natin yun sa maghapon. Nakalibre siya ng pang-ulam. So, ang ginawa ko, no? Buti na lang, ayan, kita niya yung CCTV. Ayan, nakatutok siya talaga dito sa cash box ko, pati doon sa may kusino yung mga bibili. So, kitang-kita talaga. So, nireview ko yung CCTV namin nang nung siya na nagbantay, no, hanggang ano, hanggang napalit, pinalit ako siya. So, yun, nireview ko yung CCTV. Kitang-kita naman talaga. Kitang-kita. Nakita ko pa nga kung ano yung mga binili niya. Dalawang itlog, paminta, mantika, sigarilyo, yun. So, kinuwenta ko. So, sabi ng anak ko, worth 35 pesos. No? So, ang kwenta ko naman is 31 lang naman. 31 pesos. Kasi hindi niya nang alam, hindi niya na malaman kung ano yung mga binili. Kaya siguro nag-ano na lang siya ng mga 35 pesos. Ayun na lang siguro. Ayun na yung nahula niya sa nabili nung binili nung customer. Tagalita lang din naman sa amin. Tapos yun na nga, nireview ko. So nakita ko nga na wala talaga siyang binayad. Kasi tatlo silang bumibili noon. So siya yung inuna niya. Tapos bigla may nag-abot ng 20 yung lolo niya na bumili ng sigarilyo. So yun lang yung nakuha niyang pera na nailagay dito sa cash box. So kitang-kita yun na 20 lang talaga yung nahawakan niyang pera na galing dun sa lolo niyang bumili. So yun. Ngayon nakita ko yung anak noon. Kinausap ko naman maayos. Di ko naman sinigawan. Diba? Maging mabait pa rin tayo. Yun nga lang. So, sinabi ko nga. Sabi ko, Be, pakisabi kay mama mo, bayaran yung nakuha niya dito. Sabi ko. Siyempre, nagtanong yung bata, bakit ganyan. Hindi ko muna siyempre sa kanya sinabi. Tapos mamaya-maya, yun nga, pumunta yung babae, yung customer. Sabi niya yan. Parang syempre, alam mo na, alinlangan ko no. Pero nung sinabi ko sa kanya, Te, gusto mo ipanood ko sa'yo yung video? Sabi ko sa kanya, Ay, wag na, sabi niya. Biglang gumano na. Ibig sabihin, kung wala talagang CCTV, diba? Hindi ko malalaman at hindi, wala siyang balak na bayaran yun. Kasi syempre ikaw mamimili ka, bumibili ka, alam mo naman yan, hindi porkit sa daming na bumibili tapos makakalimutan mo magbayad. Parang hindi naman ata, ano yun, excuse yun, diba?
Siyempre may hawak ka pang pera. Bakit may hawak ka pang pera? Ibig sabihin, hindi ka nakapagbayad doon sa binilihan mo. Diba? So, yun. Nagbayad naman siya. Tumingin naman siya ng pasensya. Pero maghapon ngayon, no, hindi ko siya nakitang bumili. Yung anak niya bumili, pero yung siya hindi. So, hindi ko naman ilalabas yung CCTV niya na yun. Pero, syempre, sa ating mga tindera, marunong tayong makisama sa mga mamimili, sa mga customer natin, no? So, ganun ang ginagawa ko naman sa kanila. Pero, hello? Pati ba naman, tataluhin mo pa, di ba? Gagawin mo pa yun sa kapwa mo. Dito sa tindahan ko, hindi ako mandaraya. Hindi ako nandadaya kahit sa timbangan, sa suklian, pati sa presyo ko, di ba? Kaya nga nagulat ako na medyo dumadami yung mga customer ko na taga iba-ibang lugar, hindi lang basta mga kapitbahay ko. Kasi nga, napapansin na nila yung presyo. So, yun. Diba? So, yun na rin siguro yung advantage nang meron kang CCTV. May pangalawang mata ka pa sa tindahan mo. Maganda talaga kung may CCTV ka sa iyong tindahan. Labas, tsaka sa loob, lalo na dito sa may kitang-kita ang kaperahan natin, no? Ang benta natin. Kasi meron din iba, lalo na pag bata nga rin talaga ang nagbebenta, meron yun eh. Kunwari, nagbigay na sila, tapos guguluhin nila yung isip ng bata. Isip natin, minsan tayo din eh, napapahamak tayo eh. Diba? So, ayun ang pinaka-advantage, no? Hindi ko lang alam kung magkano ang pa-install ng CCTV. Kasi ang nag-install lang natin yung asawa ko. Marunong kasi siya sa mga Dati kasi meron din kaming computer shop. So, nakuha ko naman yung yung worth 31 pesos. Diba, tingnan mo, 31 pesos din yun. Magkano nga lang tubo mo sa itlog. So, ito nung ulit guys, no? Ito yung COM 1 sa harap ng tindahan ko. Ito yung gate namin. Ito yung tindahan ko. Yan, kitang-kita mo ang galawan ng mga nakatambay dyan. No, ayan yung, hanggang dito kasi yan, bahay ng tatay ko to, ito. Tapos ito yung bahay namin, hanggang garahe. So, kitang-kita yan. So, ang COM 2, ito, sa loob naman ng aming bahay. So, kita naman dito, yung nakaharang kasi si attention eh. Yung pagpasok ng pintuan, kung sino yung mga pumapasok. Yan. Sa country, ito yung sasala kasi namin to sa ala. So, nilagyan din namin ng CCTV. Sa country, ito na nga yung aming tindahan. So, yan yung cashbox ko. Kitang-kita siya. Tapos, ayan. Kita rin ko sino yung mga bumibili. No? Yan. Kaya, hindi ko talaga, kapag nagsusukli ako, nag-aabot ako ng pera, hindi ko hinaharangan yung camera. Para sa gano, kung may reklamo o may magbalik ng pera, kulang ang sukli, o kung ano-ano pa, kitang-kita mo. Basta huwag mo lang haharangan ang camera. So, 24/7 yan. Naka-record yan. So, ito naman, ito. Sa labas naman ng aming tindahan. Kasi ang binabantayan naman nito yung tricycle ng tatay ko. Ang tatay ng asawa ko, yung biyanan ko. Ayan, yung tricycle. Kaya namomonitor namin. Kahit tulog kami, kapag mayroong nawala, o bakit ganito yung Ayan, kitang-kita. Ayan nga. Kasi hindi natin masasabi bawat araw na magdadaan sa ating tindahan. So, kung ako sa inyo, magpa-install na rin kayo ng CCTV. So, malaking bagay yun. Malaking tulong sa ating mga negosyante yun. No? Safe, naka-monitor, naka-save yan na pwede mong i-rewind, i-review. Thankful ako dahil may CCTV. O, na-review ko, na-rewind ko siya, nakita ko yung katotohanan. So, hindi talaga siya nagbayad. So, yun. Ang good things dun. So, yun na nga guys. Magandang gabi. Maulan na gabi sa inyo lahat. Dito sa amin, maulan. Yan. Hindi na ako fresh.
Hagar de Versos on the floor na naman po ang aking PESLAC. Thank you for support sa mga viewers, sa mga nag-subscribe. Mga bago nag-subscribe, no? Thank you po. And yan. Ingat po. And good night. Bye-bye.